Muling pinasok ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ para arestuhin si Pastor Apollo Kiboloy. Nandiyan yan. Natago lang nilang full day, whole night. Hindi kami papayag. Wala magpupulaw dito. Nagkaroon ng tensyon sa paghahanap kay Apollo Kiboloy sa compound sa KOGC. Sa gitna ng griya ng kapulisan at mga miyembro, ni marami ang hinimatay na sugatan at may nasawi pa. Sa kalagitnaan ng operasyon, biglang dumating si Senator Batong De La Rosa. San nga ba kumampi ang senador? At sa malawakang pagsalakay ng PNP, natagpuan kaya nila si Kiboloy at iba pang akusado? Pagsugod ng PNP sa KOJC para hulihin si Pastor Apollo Kiboloy, yan ang ating aalamin. Maagang sinalakay ng mga pulis ang compound ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC sa Davao City. Nasa 2,000 pulis ang pumasok sa compound sa pag-asang mahahanap si Pastor Apollo Kiboloy. Hindi naman maiwasan ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at taga-suporta at mga kaanib ng samahan ni Pastor Kiboloy. Halos isang araw nang hinahalughog ng Philippine National Police o PNP ang loob ng Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Buhangin, Davao City. Nagkaroon ng tensyon sa gitna ng paghahanap, pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin nila mahanap si Pastor Apollo Kiboloy at apat pa nitong akusado na nasa loob lang daw ng compound nagtatago. Mag-aalas 4 ng madaling araw nagmarcha mula sa Camp Quintin Merecido hanggang sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa tabi lang ng Davao Airport. Dumating sa harap ng compound ng KOJC ang mahigit 2,000 naka-full battle gear na mga pulis. Batuta at pananggalang ang dala ng karamihan. Pero may ibang may hawak na baril. Galing sila mula Davao Region at iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa pamamagitan ng tinatawag na Long Range Acoustic Device, inaanunsyo ng pulisya na pakay ulit nilang maghain ng arrest warrant kay KOJC leader Apollo Kiboloy at iba pang akusado. Nahaharap sila sa mga kaso ng pang-aabuso sa Davao City Court at trafficking sa korte ng Pasig City. Mismong hepe ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Nicolas Torre III ang nanguna sa operasyon. Pero bago pa sila makapasok, hinarang na sila ng abogado ni Kiboloy na si Attorney Israelito Torreon. Kinwestiyon nito ang bit-bit nilang mga warrant na naka-address sa Pasig at hindi sa Davao City. Ayon kay General Nicolas Torre, ito, Attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, mapasok kami sa ayon sa gusto mo. Binigyan ng PNP ang KOJC ng kalahating oras para kusang buksan ang gate para maisilbi ang warrant dahil kung hindi, pwersahan papasukin ang mga alagad ng batas ang compound. Dismayado naman ang mga miyembro dahil nauna na umanong pinasok ng mga pulis at bakbakin ng pader sa likuran ng compound. Kalaunan, eksaktong 5:00 naman ng madaling araw binuksan din ang gate at maayos na nakapasok ang mahigit 1,000 pulis. Kasama nilang pumasok sa loob ang mga tauhan ng DSWD. Positibo si General Torre na nasa loob lang ng compound si Kiboloy at apat pang akusado. Ang problema, 3 hektaryang lupain ang kinakailangan nilang suyurin. Tiningnan ng mga pulis ang bawat sulok ng mga kwarto na pwedeng pagtaguan ni Pastor Kiboloy. Pinasok din nila ang mga gusali, mga opisina at maging ang paralan. Ayon sa KOJC, nasa 22 istruktura na ang nahalughog ng kapulisan. Hindi naman pinayagang pumasok sa loob ng compound ang media, pero pina-flash naman sa malaking screen ang nangyayari sa loob para ma-monitor. Pinagbawalan ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na may pumasok pa sa compound nang walang pahintulot galing sa kanya. Pero pwedeng lumabas ang mga nasa loob ng compound. Tiwala raw ang pulisya na nasa compound si Kiboloy at mga co-accused nito. Sa ngayon, wala pa raw sa 30% sa buong compound ang kanilang nasuyod. Nandiyan yan. Tinatago lang nilang full day, whole night. Full day bukas, whole night bukas. Hanggang sa makita namin siya. Hindi kami papayag. Wala magpupulaw dito. Ayon pa kay General Torre, pumunta rin si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa kanya ay magsasagawa daw siya ng pagdinig sa kaniyang committee sa Senado ayon sa Senador. Sinabihan ako na yung mga miyembro ng KOJC bawal lumabas, bawal pumasok dito sa kanilang property. That my very concern, bakit ganun? Kasi property nila ito eh.
Hindi naman pagmamay-ari ng gobyerno na pwedeng pagbawalan na pumasok at lumabas. Nasa Constitution. Kamakailan pa nga sa isang press conference sa Tacloban City, sinabi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na alam nito ang kinaroroonan ni Kibuloy, ganun man tumanggi na itong sabihin kung saang lugar nagtatago ang pastor. Ayon pa sa dating Pangulo, Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender, matago ko na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Sa gitna ng paghahalughog, bahagya ulit uminit ang tensyon. Ilang miyembro ng KOJC ang hinimatay sa loob habang ang isa pa nilang kasamahan inatake sa puso. Sinubukan pang isugod sa hospital ang 53 anyos na lalaki pero idineklara rin daw dead on arrival. Sabi ng abogado ng KOJC, gumamit ang mga pulis ng tear gas kaya may mga miyembro ang hinimatay. Sa gitna ng operasyon may isang nasawi matapos daw atakihin sa puso. Isang namatay talaga, 5 po ang nagka-cardiac arrest. Yung 4 ay buti naman hindi namatay pero serious condition sila. Lahat po ng injured po, 16 po lahat. Pero ang dahilan daw ng pagkasawi ng lalaki, hindi daw ang mga pulis, kundi ilang araw na daw itong nagbabantay doon at halos wala ng tulog at matagal din daw silang tumawag ng ambulansya para dalhin sa hospital ang inataking miyembro ng KOJC. Ayon naman sa pamunuan ng KOJC, gumamit daw ng dahas ang mga pulis na nang raid sa compound. Hindi daw bababa sa 16 na miyembro nila ang sugatan dahil gumamit din di umanong dahas ang kapulisan. Pinabulaanan naman yan ni General Nicolas Torre dahil ang mga pulis pa nga daw ang ginamitan ng fire extinguisher ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Sa kabila ng gulo at tensyon sa magkabilang panig tinuloy ng PNP ang operasyon sa paghahanap sa loob ng compound. Pero ni Anino ni Kibuloy at iba pang akusado ay hindi pa rin nila matagpuan. Ganoon pa man, may nakikita daw na palatandaan ang awtoridad na nasa loob nga ng compound nagtatago ang pastor. Hanggang sa ngayon ay bantay sarado pa rin ng PNP ang loob at labas ng compound na pinagtataguan umano ni Kibuloy. Ayon kay General Torre, hindi sila patitinag at hindi niya aalisin ang kaniyang puwersa sa KOJC hanggat di daw nila nahuhuli si Kibuloy. Kinonpirma naman ang abogado ng KOJC na si Attorney Torreon na nakausap niya si Mayor Sebastian Duterte sa telepono. Pero hindi na idinetalye ang naging usapan. Pero nagpahayag pa rin ang mayor ng Davao ng suporta. Iginiit ng PNP na hindi sila titigil sa pag-iikot at paghalughog sa bawat sulok ng ilang ektarya ng KOJC compound hanggang makita ang mga target ng warrant of arrest. Tila palos ang pastor ng KOJC. Saan nga ba nagtatago ngayon si Kibuloy? At totoo nga bang protector at alam ng mga Duterte kung saan nagtatago ang pastor? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share. Maraming salamat at God bless.